Hello guys, have a nice day. So ngayon pala ay mai-share ako sa inyo kung paano natin i-delete yung mga violation natin sa support inbox, your alert. Diba may mga violation tayo doon na copyright. Tapos yung copyright, pag pindutin natin yung ating videos, may option tayo doon na pwede mo siyang i-delete or changing the music or the spot. Once na mag-select ka doon, kunyari para sa akin, changing the music yung sinilek ko. Tapos automatic na siyang ma-close. Once na ma-close mo na yon, hindi mo na siya ma-delete kasi wala na siyang option. So guys, isang araw may napanood akong tutorial na pwede pala natin i-delete guys yung video natin doon sa your alert kahit naka-close. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano natin siya i-delete. Sobrang dali lang talaga guys. At saka ito po ay legit, proven and tested kasi na-try ko na din po sa akin, na-delete ko talaga siya guys. So ngayon kung parehas tayo ng problema, sana ito ay makatulong sa inyo at sundan niyo po ang ating kunting tutorial. Let's go! Pero bago tayo mag-start guys, syempre ipapakita ko muna sa inyo yung proof na totoo talagang nagkaroon ako ng violation. So, ito po ay isang screenshot lang guys dahil sa sobra kong excited, hindi na po ako nakagawa ng videos. At ngayon ay naisipan kong ibahagi din sa inyo para kahit papano ako ay makatulong. And guys, kitang-kita nyo naman na puro po yan close dahil po yan sa copyright claim music. So, pag na-close na po natin guys, hindi po talaga no option na po tayo para i-delete dyan sa your alert. Kaya kahit papano guys, huwag po tayong maghinayang mag-delete ng mga videos na nagkaroon ng violations. Kasi isang content creator, natural lang talaga yung magkamali tayo. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung totoo talagang na-delete na guys. Baka sabihin nyo naman, ako ay nagsisinungaling. So ayan po, tingnan natin ating your alerts. So kitang-kita nyo naman, no violations. And dito sa report, ganun din, no reports. Oo. So yan, paano ko ba ginawa or paano ba yan na-delete lahat yung mga violations ko? So ganito lang ginawa ko guys, i-click nyo lang yung profile. And then dito sa may gilid, click nyo yung tatlong dot. Tapos, i-select nyo itong manage post. Ayan. So, dito sa manage post, lahat ng mga videos nyo, lahat ng in-upload nyo nandito po, guys. So, kailangan talaga yung mga videos nyo na nagkaroon ng violation. Nyo yung mga araw, buwan, or taon kung kailan nyo nagkaroon ng violations, guys. Kasi example, sa isang buwan, ngayong buwan, January, may 10 kayo, pwede nyo isahan siyang, one time nyo siyang i-delete. Oo. Ayan lang, kadali. So, dito, click nyo lang yung filters. At dito sa filters, guys, dito sa baba, may makikita kayong go to, post by, and privacy. So, ditong go to, i-click mo yan, at dito mo itatype yung taon, buwan, at saka araw. So, kailangan talaga ma-memorize mo yon at natandaan mo kung anong videos ang nagkaroon ng violations. So, dito sa post by, kung sinong nag-post, kung ikaw, click mo lang yung you. And then, dito sa privacy, so, click mo din yung public, guys. So, ayan. Kung sa isang buwan, may violation kang 10, pwede mong isahan dito i-delete, guys. I-tap mo lang yung videos kung saan yung may violations. At click done. Ayan. May makikita ka dyan sa baba yung logo ng delete. So, click mo lang yan guys, yung delete. Paalala ko lang din guys na make it sure yung video nyo, dapat yan talaga ang may violations. Kasi once na dinelete nyo yan, automatic na talaga siyang permanently deleted na po. At ngayon guys, kayo na po mag-explore dyan. Ito sa akin na isang guide or idea lang kung paano burahin mga videos na nagkaroon ng issues. So yun lang guys, kadali mag-delete ng mga videos natin na may violations sa your alert kahit naka-close. So ngayon kung nakatulong man itong video, huwag kalimutang mag-like, comment, and share po para marami pa tayong matulungan na ating kapwa content creators. So hanggang dito na lang, huwag kalimutang mag-follow at maraming salamat. God bless. Ingat!